Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back at OMGTV channel. Pag-uusapan natin ngayon mga kabarya, yung mga tinpiso na semi-hard to fine at saka hard to find. Kung matatandaan nyo mga kabarya, ay may mga video na tayong ginawa tungkol dito sa mga tinpiso. Yung ginamit ko doon sa experiment ko sa tinpiso, nang hinahanap natin ang 14K na ginto na inihalo dito sa 10 piso na BSP. So lahat yung mga ginamit ko doon mga kabarya ay mga semi-hard to fine at saka hard to find. So kung anong mga yun, anong mga variation ng tinpiso ang ating ginamit, ay yun pa din ang ating pag-usapan sa ngayon. Kasi sa tagal na ng video na experiment natin, so ang iba doon ay nakalimutan na natin kung anong mga variation ng tinpiso yung ating ginamit. So ulitin natin mga kabarya kung anong taon at saka variation ng mga tinpiso ang ginamit natin doon sa ating eksperimento. So ito nga yung mga tinpiso na binabanggit natin doon ay mga semi hard to find at saka hard to find. So una-una dito mga kabarya, itong year 2000. Ang year 2000 ay nag-iisa lamang ang variation. So ito ay reverse 1.A. So meron siyang 7% ang kanyang percentage. Ang kanyang halaga mga kabarya sa Numista ay umabot na sa 192 pesos yung kanyang uncirculated. So medyo malaki na mga kabarya ang price nitong ating year 2000. At ang sunod naman doon mga kabarya sa year 2000, ito ay hard to find yung ating 2001 na reverse 1.B. Ito ay 0.4%. So paano mo malalaman yung reverse 1.B? So meron siyang detalye dito mga kabarya, at ito yon, die 1.B, big thin strip of legend, cogwheel with low teeth, the sun with narrow, short trace, sharp pointed stars. So yan nga mga kabarya, no, ang detalye ng ating reverse die 1.B. So ang tinpiso na reverse die 1.B ay isang hard to find, kaya medyo mahirap din ito hanapin mga kabarya. At ito ang binibili dito sa mga 2001 na 10 peso. Okay? At ang sunod naman, year 2002. So sa ating year 2002 mga kabarya ay merong common na variation. Yan ay reverse 1C. Ngunit ang binibili dito mga kabarya, itong 2002 na reverse 1D. 0.6% lamang yung kanyang percentage. So ang reverse 1D ay big thin strip of legend, cogwheel with low teeth, the sun with narrow short trace, extra sharp pointed stars. So yan naman ang kanyang description mga kabarya, extra sharp pointed star. Yan ay ang pangalawang hard to find dito sa 10 piso na ating mga binibili. So kasi ito hard to find, wala siyang presyo na nakalagay dito sa Numista. So mula sa 2002, ang pangtatlong hard to find mga kabarya, itong year 2005 na reverse 2.B. Ito ay 0.4% ang kanyang percentage. So ano yung reverse 2.B? So ito naman yung palatandaan mga kabarya. So yun nga mga kabarya, yung ating dito ay medium thin strip of legend, cogwheel with low teeth of medium height, the sun with wide short race. So yan ang dito. Ang dito that B naman mga kabarya ay ibig sabihin big thin strip of legend pa rin siya. So yan ang palatandaan dito sa dito or reverse dito B. Okay? So susundan lamang itong ating paliwanag mga kabarya, ay tiyak na makukuha nyo talaga kung ano ang ibig sabihin. Okay? So mula sa 2005, so dalawa ang hard to find dito sa 2005 mga kabarya. Ang isa ay 2005 reverse 3.E. So ito ay 0.14%. So bali dalawa yung hard to find dito, at mas madali nyo makita mga kabarya yung reverse 3.E, kasi yung 2005 ay merong reverse 1, reverse 2 at saka reverse 3. Pag makahanap kayo ng reverse 3 ay yun na yun. So yan ang pang dalawang hard to find dito sa 2005. At ang next naman natin, yung pinaka mahirap talaga hanapin dito, yung ating 2007. So ito ay 0.5% lamang. So itong 2007 mga kabarya, nakakita ko na ito sa personal. So ang likuran nito ay reverse 2. So yan, no, ang palatandaan nyo. Pag meron kayong makitang 2007 na hindi reverse 2, ibig sabihin altered version niya mga kabarya, hindi yan
genuine. So yun ang isa pa sa ating mga hard to find. Then mula sa 2007, ang isa pa ay 2008 na reverse 2A. So ibig sabihin sa reverse 2A, itong makikita mo dito sa Daito, ito ay medium thin scrap of legend cogwheel with teeth of medium height, the sun with wide short wrist. So yan na, yan na yung Daito na 2008. So ang 2008 naman ng makabarya ay dalawa rin ang kanyang hard to find. Itong isa ay yung binanggit natin na Daito, 0.8%, at ang isa pa itong 2008 na reverse 3E. So ganoon lang, no? Tulad din ng reverse 3E ng 2005, pareho lang ang description nitong reverse 3E ng 2008. So 0.2% yung kanyang percentage, napakababa. At ang sunod na hard to find, itong 2009 na 0.6%. So ganoon pa rin, mga kabarya, ang likuran nitong ating 2009 ay nakita ko na rin to sa tuwal or sa personal. Ito ay reverse 2. So pag may nakita kayong 2009 na hindi reverse 2 yung likuran, ibig sabihin altered version yan, mga kabarya. Ang genuine reverse 2. Okay? At ang sunod na hard to find naman, 2010 reverse 3.a. So 0.6%, pareho lang ang percentage nila, mga kabarya, dito sa ating 2009 na 10 pesos. So ibig sabihin pareho silang mahirap hanapin. Yun ang ating 2010 na reverse 3.a, 0.6%. At ang next naman is yung 2014 reverse 3.b. So yun ay semi hard to find, 1.2% yung kanyang percentage. So makikita nyo yan, mga kabarya, sa 2014 yung reverse 3B. So ang price niya dito sa Numista, yung kanyang presyo ay extremely fine, 188 pesos. Medyo mataas na ang presyo ng ating 2014 na semi hard to find. At ang panghuli, mga kabarya, semi hard to find din itong 2016 na reverse 3B, 1.7% yung kanyang percentage. So yun nga, no, yung kanyang reverse 3.b. So ang palatandaan ay titingnan mo rin dito sa kanyang description sa reverse 1b. So pareho lang sila, no, big thin scrap of legend pa rin. So ang reverse 3a, thick scrap of legend. So magkaiba sila, mga kabarya, kaya madali nyong mahanap yung mga ganyang klaseng mga barya. Okay, so yun ang mga hard to find na ating binibili. Ang price niyan, mga kabarya, pag hard to find talaga ay medyo mataas ang price kisa semi hard to find. Kaya kung meron kayo, mag-message lamang kayo sa ating comment section para malaman natin at pag-usapan natin ang presyo ng iyong barya. So bago kasi madesisyonan yung presyo, mga kabarya, ay kailangan muna makita yung barya, yung iyong barya kung nasa good condition pa ba or wala nasa good condition. Okay? So ang mga hard to find natin, mga kabarya, yung pinakamatinding hard to find ay mahal talaga ang price. Okay? So ngayon, medyo hindi pa mahaba itong video natin, ay ipapakita ko rin sa inyo yung mga presyo galing sa online. Napakarami na ang presyo, mga kabarya, at sobrang mahal na rin ang ating mga 10 piso. So ito ang mga price mula online. Ang pinakaunang sample dito na nakita ko, mga kabarya, ito ay 10 piso BSP coin series year 2001 reverse 1B sharp pointed star. So ito yung hard to find na sinasabi natin kanina. So ang nakalagay dito ay semi hard to find at saka meron din siyang die chip error. So ang kanyang price dito, mga kabarya, ay 1,000 pesos. Napakalaki na ng presyo ng ating 10 piso. So meron naman dito isang 10 piso BSP year 2010. Error ito, mga kabarya, nagkahalaga din siya ng 15,000. At meron namang isa dito na rare error BSP 10 piso. So 2,500 naman yung kanyang price. Ito ay 2017. At isang 2008, mga kabarya, na 10 piso error and hard to find barian. So ito yung hard to find na 2008, 8,500 ang kanyang halaga dito, mga kabarya. Napakalaki ng price. At another, so sa dami ditong mga presyo, mga kabarya, so hanapin lamang natin yung mga medyo madali mahanap, no. So ito, year 2000, 10 piso uncirculated, 749 yung kanyang price. 2016 na 10 piso series 2016, same hard to find, 325, ang isang piraso. At mayroon naman ditong 2003 na rotated die error, 525 ang kanyang halaga. At saka yung ating 10 piso, mga kabarya, na 2006
Nakalagay dito ay error coin. So, 199 din ang kanyang halaga. At yung mga common natin na itong ating commemorative 10 peso mga kabarya, ito ay 4 na piraso. So, bawat isa ay 390 din yung kanyang price dito. At ang pinakamatindi mga kabarya, ganun pa din, no? Yung ating commemorative na Antonio Luna. So, ito ay 10 peso collectible old coin. 125,000 yung kanyang price. At meron naman ito 10 peso error, 8,000 ito ay yung si Andres Bonifacio. At saka General Antonio Luna, 115 din yung kanyang price. Napakalaki ng mga presyo ng ating mga 10 peso sa ngayon. Okay, so yan lang muna ang maibigay ko sa inyo mga kabarya. At maraming salamat sa inyong panonood. At ang laging tatandaan, yung mga presyo na sinasabi natin sa online ay selling online yun mga kabarya, yung kanilang mga presyo. Kung gusto nyo magbinta ng ganong klaseng mga presyo, pumasok kayo sa online at doon nyo i-post yung inyong mga barya. Okay, so yung palaging nagtatanong kung saan ilagay yung ating mga picture, kung gusto nyo ipapakita sa atin yung mga picture, ay mayroong FB page doon sa description. So hanapin nyo lang doon, doon kayo mag-send ng mga barya. Okay, so maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan ang OMG TV channel. Yung hindi pa nakapag-subscribe ay pwede kayong mag-subscribe, saka i-like nyo rin at share. Then ang notification bell natin ay kailangan mong pindutin para lagi kang updated sa future video na ating i-upload. Okay, so magandang araw sa lahat and God bless.